Actually, itong topic na to sa Leviticus chapter 20, no? Simulan ko muna sa 22, chapter 20 verse 22 hanggang 24. Ang Israel kasi dadalhin siya ni Lord sa Promised Land. Okay, lupang pangako 'yon na pinangako 'yon ni Lord na doon sila dadalhin para gumanda yung buhay nila at matikman talaga nila yung masaganang buhay. Kaya lang alam ni Lord, mga kapatid, na sa lugar na 'yon may mga nakatira din. So, ang mangyayari doon, paalisin ni Lord yung mga tao nakatira doon para sa chosen people, doon sila titira. Kaya lang nakita din ni Lord na yung mga practices, yung mga ginagawa ng tao doon sa Promised Land is hindi maganda. No? Mga wicked sila. Okay, so nakita ni Lord yung practices ng mga tao doon. Sabi ni Lord sa Israel, huwag niyong gagayahin yon. Yung ginagawa nila doon, huwag niyong gagayahin, huwag niyong ipa-apply sa buhay niyo. Kaya basahin na natin to, no? Ayaw ni Lord na gayahin ng Israel, okay, yung mga tao doon na nakatira sa Promised Land. Ito na. So, you must keep all my decrees and regulations by putting them into practice. Okay, ito yung ayaw pagawa ni Lord. Okay. Otherwise, the land to which I am bringing you as your new home will vomit you out. So, kung ginagawa nyo rin yung mga ginagawa nila, palalabasin din kayo dun sa Promised Land. Isusuka din kayo. So, verse 23, do not live according to the customs of the people I am driving out before you. Huwag nyo silang gayahin. Parang yung sa Romans chapter 12, di ba? Do not be conformed to the image of this, to the image of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Parang ito yung verse na yan. Huwag niyong gayahin sila. Okay? It is because they do these shameful things. Yung mga nakakahiyang bagay. Nakakahiya talaga. Sabi ganun. And I detest them. Pag sinabing detest, yun talagang, it's not only dislike, parang intense dislike. Ayaw talaga ni Lord. No? Severe talaga na ayaw niya. But, sabi pa rin ni Lord sa verse 24, basahin natin, but I have promised you, may pangako ang Panginoon, you will possess their land because I will give it to you as your possession. Mapapasayin nyo talaga yan. Okay? A land flowing with milk and honey. I am the Lord your God who has set you apart from all other people. So, ibibigay sa kanila yung lugar na yan. Okay? May comparison yan sa buhay natin ngayon. Yung promise lang na yan, mga kapatid. No? So, ano ba yung mga ginagawa ng mga tao doon sa Promised Land na ayaw gayahin ni Lord? Okay, ganito yung ginagawa. Sa verse 1, balik tayo sa verse 1. Balik. The Lord said to Moses, give the people of Israel these instructions which I apply both to native Israelites and to the foreigners living in Israel. Okay, i-apply itong mga to, no? If any of them offer their children as sacrifice to Molech, they must be put to death. The people of the community must stone them to death. So, ang ginagawa pala ng mga tao doon, dun sa Promised Land na yon, yung mga nakatira doon, is sumasamba sila kay Molech. Molech yung diyos-diyosa nila, yung idol nila. Ang ginagawa nilang pagsamba, ino-offer nila yung mga bata, no? Papatay nila yung mga bata, ino-offer sa Diyos na to. The way they served it is grabe talaga, di ba? So, alam niyo yung mga bata na, alam mo yon, yung mga bata to na lalaki, usually ino-offer nila very young sa Diyos na to, no? Para i-please tong Diyos na to, no? So sa verse 3, I myself will turn against them and cut them off from the community because they have defiled my sanctuary and brought shame on my holy name by offering their children to Molech, no? Okay? Ayaw ni Lord yun. And if the people of the community ignore those who offer their children to Molech and refuse to execute them, I myself will turn against them and their families and will cut them off from the community. So kung ito tolerate daw yon ng Israel sa community nila, dun sa mga tao doon, at hayaan lang nila yung ganun, yung pag-offer nung bata sa Diyos-Diyosan, Si Lord na mismo ang magka-cut off sa kanila, sa community, yung mga taong to. Okay?
This will happen all who commit spiritual prostitution by worshiping Molech. Ang tawag pala doon sa ganyan is spiritual prostitution. Kulto. Alam mo yung cult, di ba? Kulto yung tawag dyan, yung you worship this God. At meron, siguro sa panahon natin ngayon, may mga ganyan pa rin na mga leader, di ba? You worship them, yung mga babae nga ino-offer dyan eh. No, may mga ganyan ngayon ino-offer mga babae. So ang tawag doon, spiritual prostitution pala. So verse 6, I will also turn against those who commit spiritual prostitution by putting their trust in mediums or in those who consult the spirit of the dead. I will cut them off from the community. So uso na rin pala dito noon yung mga magkukonsulta ka sa espiritista, yung bang kakausapin mo yung mga espiritu ng patay. Uso na pala yan noon, yung alam mo kakausapin mo yung patay mong asawa, no? Anong pangalan ko na? Ano bang pwede natin pangalan? Mahal, Pedro, ikaw ba yan? No? Pwede na ba ako mag-asawa? Ganon. O kaya, tumaya ka sa loto, no? Tapos kausapin mo yung mahal mo sa buhay na akala mo nasa langit, no? Nanay mo, tatay mo, nay, tay, ikaw po ba yan? Sa tingin nyo po ba sa number na to, tatama sa loto, no? So, yan yung mga ayaw ni Lord dyan. Kasi that's sorcery. Witchcraft yung mga ganyan. No? Ayaw ni Lord dyan. Kaya pala nakalagay yan sa ano? Nakalagay yan sa Galatians. No? Nasabi is, yung mga ganyan, sorcery, witchcraft, they will not inherit the kingdom of God. Hindi makakapunta yung nagpa-practice, ha? Yung nagpa-practice niyan. Okay? So sa 7, so set yourselves apart to be holy. For I am the Lord your God. Keep all my decrees by putting them into practice. For I am the Lord who makes you holy. Si, tama dito, ang tao talaga, we're not holy. Hindi tayo nagpa-practice ng gumawa ng mabuti. And the Lord makes us holy. Kaya nga dito, punta tayo sa 1 Peter, no? Buksan niyo, makisuyo bukas yung Bible sa 1 Peter, no? 1, chapter 1, verses 2. 1 Peter, no, sabi dito, God the Father knew you and chose you long ago, and His Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. So nakalagay pala dito na yung indwelling of the Holy Spirit sa buhay natin, nung nakilala natin yung Panginoon, na nampalataya tayo sa Panginoong Jesus, yung Holy Spirit, yung Espiritu ng Diyos, nung bumabayan sa buhay natin, pumasok sa puso natin, yan yung that makes us holy. Hindi yung mga actions natin o yung mga gawa natin, yung ginagawa ng Holy Spirit sa buhay natin, yun yung nagpapahuli sa atin. Okay? Yung buhay ng Diyos na pumasok sa buhay natin, yun yung sabi dito, as a result you have obeyed Him. Doon yung binibigyan tayo ng kapangyarihan, ng power ng Diyos para gumawa ng mabubuting bagay. Okay? So kung tunay tayong mananampalataya ng Panginoong Jesus, dapat ang result nun yung pagkilos ng Holy Spirit na nagiging mabuti tayo, nagiging mapagmahal tayo, no, matulungin tayo. Yan yung bunga ng banal na espiritu sa buhay natin. That makes us holy. Okay, so sabi ng Panginoon, di ba? You will know them by their fruit. Okay? So makikilala tayo sa bunga natin kung tayo ba ay sa Diyos o sa iba ang sinasamba nating Diyos. Okay? Okay, so, sabi nga dito sa John 14:16, I will pray the Father that He will give you another helper that He may abide you forever, the Holy Spirit. Okay, yung Holy Spirit help us not to practice different kinds of sins such as, balik ulit tayo, ano bang klaseng mga kasalanan? Balik tayo sa Leviticus na. So tutulungan tayo ng Holy Spirit. Verse 9. Balik. Leviticus. Anyone, ito yung ginagawa ng mga tao doon. Anyone who dishonors father or mother must be put to death. Such person is guilty of capital offense. So parang yung noon pala, no, yung noon naglagay si Lord ng instruction, no?
na pag nilait mo yung magulang mo, okay, yung nilait mo, at the capital offense pala yun, noon, yung lalaitin mo, i-disrespect mo yung magulang mo, hahamakin mo, no? Alam nyo ba yung may news nitong nakaraan lang na merong tao sa US, yung black man, no? Inassault niya yung Pilipina. Inassault niya. Narinig nyo ba yung kwento na yun? Matanda, no? Inassault niya. Sinipa niya sa ulo, sa tiyan, no? Yung palang tao na yun, ang history noon, yung kaso ng tao na yun, yung black man na yun, na I believe si Mr. Elliot ata yun. Yung history niya, nung 19 years old pa lang tong tao na to, sinaksak niya yung magulang niya sa dibdib. 3 times. No? Yung nanay niya. Sa harapan ng 5 years old na kapatid niyang babae. So, tong lalaking to, nakulong siya. No? Pero pinalaya siya. Ayun naman, nung lumabas naman, nagkaroon ng parol, binugbog naman yung Pilipina na mukhang Chinese. Kasi nga doon sa Asian discrimination, di ba, sa US. So, di ba nakakalungkot pag wala ang Diyos sa buhay natin, di ba? Makikita mo lumalabas yung sinful nature natin, yung hatred, yung anger, yung rage, no? Dahil siguro sinisi yung kayo mga ganito, kayo ang simula ng virus, no? So, nandun yung galit, no? Andun. So, kailangan natin si Lord sa buhay natin. Kailangan natin yung Holy Spirit, no? So, eto pa. Sa verse 10. If a man commits adultery with his neighbor's wife, both the man and the woman who have committed adultery must be put to death. So, noon capital offense din siya. Yung pangangaliwa sa kapitbahay mo, ganun, no? Kaya pala ngayon, hindi naman siya talaga papatayin ka, pero sabi rin sa Galatians 5:19, those who practices adultery or sexual immorality will not inherit the kingdom of God. Hindi rin makakapasok sa langit, no? So, hindi ko sinasabi to sa inyo para, alam niyo yun, takutin kayo, no? Hindi naman ako nananakot, no? Binabasa natin to para may matutunan tayo. Okay, isa-isayin lang natin. Hindi ako nananakot. I'm not attacking anybody. Para maliwanagan tayong lahat. Okay? Ganito yon. Mapapansin nyo dito halos lahat about sexual immorality, yung topic ni Lord, na pinapractice ng mga tao na pupuntahan ng Israel. Okay? They worship an idol and they practice sexual immorality. Tingnan nyo, basahin pa dito natin. Sa verse 11. If a man violates his father by having sex with one of his father's wives, both the man and the woman must be put to death, for they are guilty of capital offense, no? So yung asawa ng tatay mo, makapagloong ka ng relasyon, capital offense yun noon, di ba? Totoo to kasi si Apostle Paul nga kahit dun sa New Testament, nagalit siya dun sa church, yung isang church member doon, no, isang believer, may relasyon sila sa ng asawa ng tatay niya. Stepmother niya. Okay? So, capital offense din yun na inilagay ng Panginoon dyan. So, verse 12. If a man has sex with his daughter-in-law, daughter-in-law is, ano ba yun? Manugang. No? Both must be put to death. They have committed, ang tawag ng Panginoon pala dyan, perverse act and guilty of capital offense. No, and sa 13, if a man practices homosexuality, having sex with another man, as with a woman, both men have committed detestable act. No, so sa Panginoon pala tawag yan, if man to man having, you know, sexual relationship, detestable act sa Panginoon yan. Okay, so they must be put to death, guilty. Okay? So babae sa babae ganyan, no. Verse 14. A man marries both woman and her mother. He has committed wicked act. No, so, mababasa natin sa Bible yung nangyayari ng Old Testament na yung tao, normal sa kanila to, no? Yung, lalo na sa walang Diyos, pinapakasalan nung lalaki, yung babae, plus yung nanay pa. He has committed, ang tawag ni Lord doon, wicked act. Nanay ng babae, yung biyanan mo, papakasalan mo sila. The man who had both women will be burned to death to wipe out his wickedness from among you. Grabe, no? Inaano ni Lord to.
So verse 15, if a man has sex with an animal, he must be put to death and the animal must be killed. No? So may ganun na noon. Hindi lang yan yung parang nakikita natin ngayon dito na ginagawa ng mga addict noon o ano. Meron na rin noon. No? So sabi noon, papatayin siya plus pati yung hayop. No? So 16, if a woman presents herself to a male animal to have intercourse with it, she and the animal must be both put to death. You must kill both for they are guilty of capital offense. Death penalty rin noon, no? Nung panahon ng Old Testament na yun. Okay, if a man marries his sister and daughter, either his father or his mother, and they have sexual relationship, it is a shameful. Disgrace ang tawag ni Lord yun. Kahiya-hiya talaga. No? Pinakasalan mo yung kapatid mo sa tatay o sa nanay, no? They must be publicly cut off from the community, sabi ni Lord. Since the man has violated his sister and he will be punished for his sin, no? If a man had sexual relations with a woman during menstrual period, both of them must be cut off from the community, for together they have exposed the source of her blood flow. So mga ganyan, di ba? 19. Do not have sexual relations with your aunt. Huwag ka makipag-relasyon sa iyong auntie, whether your mom's sister or your father's sister. This would dishonor a close relative. Pag auntie mo, alam mo, uncle mo, or basta kamag-anak mo, no? Both parties are guilty and will be punished for their sin. Sa 20, if a man has sex with his uncle's wife, pag-asawa na uncle na mo, o yan, or natin, he has violated his uncle. Both the man and woman will be punished of their sin and they will die childless. Pag inasawa mo yung asawa ng uncle mo, pag namatay daw sila, hindi sila magkakanak kahit hanggang mamatay. Sa 21, if a man marries his brother's wife, it is an act of impurity. No, yung asawa ng kapatid mo, papakasalan mo, he violated his brother and guilty. The guilty couple will remain childless. Hindi sila magkakaanak. No? Grabe noon, di ba? Yan yung mga pinapractice yung nag-worship kay Molech. Kaya sinabi ni Lord, ayaw ni Lord na i-practice ng Israel yung ginagawa ng mga neighboring countries nila. Sinasabihan sila, pag ginawa niyang ganito mangyayari sa inyo. Okay? So sinasabi ko sa inyo to, binabasa natin to ngayon para magkaroon tayo ng kaalaman. Okay? Mapakinggan natin to. Of course, yung mali noon, hindi pwedeng tama ngayon. Diba? Mali nga siya noon eh. Or pwede na kasi nung unang panahon pa naman yan eh. Sasabihin natin, Old Testament yan. By law pa noon, pwede yan, no? Hindi pa pwede yan. Ngayon, pwede na yan. No, ang Bible, hindi siya nagbabago, mga kapatid. No? Pag mali sa Bible, noon, mali rin siya ngayon. Okay? So, lahat to, enlightenment sa atin, not to condemn us. Wala tayong binababa, wala tayong ina-attack, but this is just to enlighten us. Okay? Ganito yan. Dito tayo papasok sa panahon natin ngayon. Sabi ni Lord sa kanila, anong sabi ni Lord sa kanila? Pag ginawa nyo yan, anong sabi ni Lord? You will be, ano yan? Yung iisuka sila. Yung parang kung ano nangyari dun sa mga nagpa-practice niyan, pag ginaya nyo yan, kayo rin mapapalayas din kayo sa lugar na yan. Sa chapter 22. Okay, ngayon. Sa panahon natin ngayon, sa 1 Peter, punta tayo, 1 Peter. 1 Peter, chapter 1, 3 to 5. Nandiyan na kayo? 1 Peter, chapter 1, verse 3 to 5. Okay. Okay, asahin ko. All praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ. It is by His great mercy that we have been born again. Tingnan nyo to. Na born again kayo lahat, tayo lahat. Ibig sabihin, naging anak tayo ng Diyos. No?
Dahil saan daw? Dahil sa awa ng Diyos, di ba? Sa pag-ibig niya sa atin. Because God raised Jesus Christ from the dead. Happy Easter. Okay. Now we live with great expectation. Umasa daw tayo, maghintay tayo na may magandang mangyayari sa atin. Okay, mas magandang mangyayari sa buhay natin. Amen? And we have priceless inheritance. Sa verse 4, basahin niyo mga kapatid. And we have priceless inheritance. An inheritance that is kept in heaven for you. Pure and undefiled. Meron din tayong promised land. Kung sila noon, meron silang promised land na flowing with milk and honey, nagaganda talaga yung buhay nila, masagana. Meron din daw tayong promised land. Kept in heaven. Nasa heaven siya. Ang sabi dito, beyond reach of change, hindi na siya mababago, hindi mo kayang baguhin, and decay, hindi siya nabubulok. Yung pagpapala natin na yan, eternal yan, hindi siya temporary. Okay? Na hindi siya nabubulok. Okay? So verse 5, and through your faith, God is protecting you by His power until you receive this salvation. Hanggang sa makarating tayo doon at ma-receive natin yung salvation na yon, iniingatan yun ni Lord, when, as long as you believe in the Lord Jesus Christ, as long as you have faith in Jesus, amen? So kung patuloy kayo nananampalataya sa Panginoong Jesus, lagi yung nandyan, iniingatan ng Panginoon. Okay? So verse 13. So prepare, eto na mga kapatid, no? Verse 13. So prepare your minds for action and exercise self-control. Ganda, di ba? Prepare your minds for action and exercise self-control. The battle is, alam nyo naman, di ba? The battle is always in the mind, di ba? Exercise your mind, ano is that? Prepare your minds for action because dito sa mind natin lagi nagsisimula yung tukso, yung temptation, di ba? Laging nandito sa mind. At sabi dito, put all your hope in the gracious salvation that will come to you when Jesus is revealed to them. Lagi daw natin ilagay yung pag-asa natin sa ating salvation. Amen. Doon tayo umasa. Sa 14 mga kapatid, so you must live as God's obedient children. Ang ganda, di ba? So you must live as God's obedient children. Don't slip back into your old ways of living to satisfy your own desire. Huwag na raw tayo bumalik doon sa dati nating buhay, yung sinasatisfy pa natin yung cravings natin, yung gusto lang natin. Sabi dito, you didn't know any better then. Wala pa tayong alam noon eh. 'Di ba? So huwag na raw tayo bumalik doon. At sabi dito, but now you must be holy in everything you do. Lagi daw tayong maging holy sa ginagawa natin. Paano tayo magiging holy ulit? Ano yung binasa ko kanina? Through the life of God, through the Holy Spirit na nasa atin, we become holy. Kaya natin huwag gawin yung mga practices na ganyan, yung mga wickedness na yan, pag nag-work yung Holy Spirit sa buhay natin. We do what is holy. Okay, kaya pala sinabi ni Lord, pray so that you will not fall into temptation. So the answer here, my brothers and sisters, is to always pray. Pray and ask for the Holy Spirit to help us. Amen? So basahin ko, just as God who chose you is holy. Holy ang Diyos. At yung holiness niya, inilagay niya sa atin para maging holy rin tayo. For the scriptures say, you must be holy because I am holy, sabi ng Panginoon. Verse 17, matatapos na tayo. Verse 17. And remember that the Heavenly Father to whom you pray has no favorites. He will judge or reward you according to what you do. Nakita niyo to? Wala daw paborito yung Ama natin sa langit. Diba? Pwede tayong i-judge or i-reward according sa mga ginagawa natin. So we must live in reverent fear of Him during your time here as temporary residents. Habang nandito pa tayo sa mundo, na temporary lang tayo dito, na naninirahan, sabi dito sa verse 17,
Ano sabi dito? Wala daw paborito yung ama. Pwede tayong ma-judge or ma-bless according sa mga practices natin. Yung Israel, kung nag-practice sila ng mga bagay na kagaya nun sa neighboring countries nila, they worship Molech, ano, mapapalayas din sila. Pero kung hindi sila nag-practice noon at sinunod nila yung Panginoon, they will live in the promised land. Okay? So, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mag-relax-relax. Kasi sin is always around us, tempting us. Amen? At meron ang nakalagay dito sa verse 7, He will judge or reward you according to what you do. Bakit ko sinabi yan? Dito sa 1 Corinthians 9, basahin natin, no? Last na to. 1 Corinthians 9, 24 to 27. Sabi ni Paul, si Paul na to, ah. Si Paul na to, mga kapatid. Pero sabi ni Paul, don't you realize that in a race, everyone runs, but only one person gets the prize. So run to win. Okay. Lahat daw ng tumatakbo ay kailangan manalo. Hindi ko sinabing maglaban-laban tayo sa one. May kanya-kanya kayong race sa buhay nyo. Amen. At ang goal natin bawat isa sa personal na buhay natin ay manalo. Matapos yung race na manalo. Sa 25, basahin natin. All athletes are disciplined in their training. Okay? They do it to win a prize that will fade away. But we do it for an eternal prize. Imagine yung mga athletes daw, dinidisiplina. Nakakita naman kayo ng mga athletes, di ba? Mga swimmer, mga runner, di ba? Araw-araw nagpa-practice yan. Pero ang makukuha lang raw niyan, dinidisiplina niya yung sarili sa tamang diet, no? Tamang exercise, tamang practice. Pero pag nanalo yan, makakuha yan ng prize. Pero yung prize na makukuha niya raw, temporary lang, mag-fade. Pero yung mga Kristiyano, tayo mga kapatid, tayong mga nananampalataya sa Panginoong Hesus, yung prize daw na makukuha natin is eternal prize. Hindi siya nabubulok. Hindi siya temporary. Hindi siya ma-enjoy mo lang ng ilang years. You will enjoy that prize for eternity. Diba? So sa 26 basahin natin, so I run with purpose in every step. Tumatakbo ko na may purpose sa bawat paghakbang ko, sabi ni Paul. I am not just shadow boxing. Alam niyo ba yung shadow boxing? Yung may kasparing ka na imaginary lang. No, ini-imagine mo lang yung kalaban mo. No, si Paul hindi ganun. Alam niya may kalaban siya. Alam niya na yung sarili niya. Anytime pwede siyang bumagsak. Ano sabi ni Paul sa 27? I discipline my body like an athlete. Training it to do and what it should do. Dinidisiplina niya yung katawan niya parang athlete. Otherwise, I fear that after preaching to others, I myself might be disqualified. Si Paul na nagsabi, baka pwede siya ma-disqualified. Tayo pa kaya? Diba? Eto, lingkod na to ng Diyos na natatakot pa ma-disqualified siya. So how much more na we encourage one another na malaman natin itong mga bagay na to na hindi na natin to dapat ipamuhay pa. We should live by the power of the Holy Spirit. Instead of living in hatred, in lust, living in rage, we should live with the fruit of the Holy Spirit, with love, joy, peace, self-control, kindness. Okay? So verse 18 ng 1 Peter, tapusin na natin ito, no? For you know that God, verse 18 na basahin natin, for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And it was not paid with mere gold or silver which lose their value. Binili tayo ng Panginoon. At dito sa walang empty life, yung walang saysay nating buhay, binili ng Diyos. At ang pinambayad ng Diyos, alam niyo ba ang pinambayad ng Panginoong Hesus sa buhay na to? Buhay mo at buhay ko? Hindi daw gold or silver.
Maalala nyo lang pag binibili yung isang lugar, pag mapapanood nyo yung mga movie, pag binibili yung isang lugar, di ba ang pinambibili dyan, mga gold bars, no, or silver, para mabili lang yung lugar na yon. Ganon kahalaga yung lugar na yon. But we are more valuable than that. Because hindi tayo binili daw ng gold or silver na wala namang value sa Panginoon. Sa verse 19, mga kapatid, It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Binili tayo ng precious blood ng Panginoong Jesus. Diba? Ngayong Holy Week, mga kapatid, binili tayo. At inaalala natin nung panahon na binili tayo ng Panginoon ng precious blood niya. Ngayon, verse 20, God chose him as your ransom long before the world began. But now in these last days, he has been revealed for your sake. Okay, last verse, mga kapatid. Through Christ, you have come to trust in God. And you have placed your faith and hope in God because he raised Christ from the dead and gave him great glory. Happy Easter, mga kapatid. Yan yun. Nabuhay ang Panginoon para sa atin. Okay? Para maranasan natin yung buhay ng Diyos. Maranasan natin yung Holy Spirit na pumasok sa atin at ilayo tayo sa mga kasalanan na yan. Okay? Then someday, if we continue to run the race at ang aim natin matapos tong buhay na to na manalo, okay, anumang pagsubok, anumang trials, anumang kasalanan, we continue humbling ourselves to the Lord, praying, Lord, tulungan mo ko sa tukso na to, sa problema na to, kailangan akong makatapos dito. Then someday, mga kapatid, you will enjoy the promised land. You will enjoy yung blessing na eternal, hindi temporary lang. Yun yung ibig sabihin dito, mga kapatid. So let's guard ourselves, discipline ourselves, and always pray to the Lord. Lord, tulungan mo po ako. Hindi ko kaya tong tukso na to. So yan, mga kapatid. God is always with us and He made us holy. At by His grace, not by our own good works, okay? The Lord will help us na hindi natin magawa lahat tong mga kasalanan na to through the power of the Holy Spirit. Let's give glory to our Lord Jesus.